Hoy, magandang-magandang hapon ho sa inyo lahat. Yan. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala hong iba. Wala hong iba kundito. Yan, yan, yan. Si Mr. Lanso. Yan, yan, yan. Magandang hapon. At ngayon, eh, ano ba ngayon? Holiday? Yan. Ano ba yun? Heroes Day ba? Basta yun. Basta holiday. Yan, magandang hapon. At baka ho may mga tanong kayo sa Kaalakan. Sa mga mixing, history, at kung ano-ano pa. Ayan, ay nasa tama ho kayong channel ba? Nasa tama ho kayong channel. Ayan. Okay. Dahil o, ito ang pambansang bartender ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Alam nyo ho ba, ang Coke, ay kung kailan nag-start? Ang Coca-Cola? Ayan. Alam nyo, ito ay nag-start pa ho noong 1886. Ayan, ayan. Ito, munti ho kaalaman. Okay. Ayan, munti ho tayong kaalaman. At ito ay nag-start ho sa Atlanta, USA. Sa Amerika ho. Ayan. Reginel, ayan, shout out sa iyo. Yan ho ang istorya ng Coca-Cola. Ayan, o. Yun. Ayan. Ayan, baka ho may mga tanong ho kayo sa mixing. Abay. Si Reginel, Lapinig, ayan ha, nanonood, magandang hapon ha, oo. Kaya sa mga kumukuha ng schedule, ha, maraming salamat. Oo, eh, medyo, syempre, kailangan nun natin mag-advance schedule. Ayan, si Gigi, ayan, aking kaibigang actress, ayan. O, shout out, Gigi Hernandez, ayan, o. Salamat ha, sa pakikinig, ayan. O, inuulit ho natin, ang Coco, kailan ho ba nag-start? Ah, hindi ho tayo mag-mixing ho ngayon ha. Ano, ngayon ho eh, ano, dati ho kasi may pahulaan tayo na minixing ko ay 100, pero sa makakatamang sagot, eh, tinatamad ho ako eh. Susunod na live ho natin, ha, susunod na live. Magpapahulo tayo ng mixing at, siyempre, 100 pesos sa tama makakasagot. Sa GCash, siyempre, hindi naman tayo pwede mag-meet na para ibigay kay 100. Paano kung malayo-layo ang inyong lugar, yan. Okay na okay tayo, Gigi. Ayan, oo. Ayan, oo. Ikaw ba, Gigi? Kumusta? Oo. Ano bang... hindi tayo nakikita. Ang tagal na. Si Johnny niya ako maglaro eh. Ibisa raw eh. Okay. Nung Friday, niya ako siya sa gumimik. Sabi ko, sama ka. Dahil birthday ni Attorney Francis at saka ni Boss Jerry. Mga tropa natin. Ando kami lahat. Sila nga wala. Si Labi Dabs mo. Ayan, Gigi. Ayan, ha? Ay, inuulit ko, ang Coco nag-start to noong 1886 pa. At siyempre, eh, papahuli ba Amerika? Siyempre, sa kanila nagmula. Sa Atlanta, USA, ho, 1886, ha? Okay, yan. Okay. Ay, mamaya ho, eh, marami pa ho tayong pag-uusapan. Ayan. At sana, ay, marami ho tayo. Share-share lang ho, ha? Ayan. Oo, busy nga, ayan. O, shout out to, ano, ha? Sa akin din mong kaibigan ni, ano, ha? Na actor na si Junaira. Eh, busy daw ho eh. Yan. Oh. Yan. Siya ho pinag-uusapan ho namin yung kanyang Labby Dubs. Si Gigi Hernandez. Gigi, tubig tal? Oh, walang kulay. Pasensya ka na. Oh, hindi tayo nakakakulay, Gigi eh. No? Minsan niya tayo eh. Uminom ng may kulay. Oh. Ganun na tawag sa inuman, G eh. Ba't ka walang kulay iniinom mo? Di ba sa araw? Noong araw. Sabi nung may kulay, ayun, ayun na. Sabihin nung may kulay, Gigi, diretso ko, ay nakakalasing. Sabihin na gano'n. Noong araw natatandaan ko yan. Eh. Yan. Eh, tayo si Mr. Lanso kasi bihira na uminom. Yan. Okay? Okay, yan. Bibigyan mo tayo ng ano kaya tumatanong ko sa aking bar. Siyempre, ayun o, may mga anak ko tayo, yung mga makakapanood na ito, kahit naman ho, hindi nyo ako abutan naka-live, sabihin, parang replay na to. Kumakita nyo sa aking Facebook page o sa Facebook, o saan man, ay pwede ho kayo magtanong doon, di mababasa ko naman ho yun. Yan, okay. Ito, may hawak ko tayo ditong white wine. Si, ikaw ba, Gigi, mahilig ka sa white wine? Ako mahilig. Ayan, o. Alam nyo ho ba ang white wine? Ayan, o. Itong white wine, ang ginagamit ko sa paggawa nito sa distilling process ng white wine, ano, hindi ho red to, ah, kaya ho sinasabi ko, white, kaya ho puti yan, ayan, o, ayan. Punasan ko na ho to. May parang alikabok.
Okay? Ayan. Alam nyo, itong mga white wine, pag ito'y ginagawa, ang ginagamit itong grapes dito, yung mga green grapes. Ayan, para sa... Ayun, ba't ba ganun? Ayun, balik, eh, may problema ata internet. Mga green grapes yung ang ano ho nito, ang ginagamit. Ako. Alam nyo naman yung green, di ba? Oh, hindi ho red, ha? O yung mga black grapes, hindi ho. Green grapes ho ito. At ang mga white wine ho, no, pagka ito ay during distilling period, o yung minamas, ito ho ano, skinless, tanggal ho ang balat. Tanggal ho ang balat ng mga white wine. Yun. Yun ang proseso. Yung tagal, ay wala ho nakatala eh kung gano'y yung... Siyempre, ang alak o ang mga wine, ano, ang mga spirits, the more na mas matagal, ay mas nagmamahal, ay mas sumasarap. Hindi ho kagaya ho nung ano, sa pagsasama ho ng mag-asawa. Pag umatagal, iba, nagkakasawaan. Eh, hindi ho, sa alak ko kumisan, iba. Hindi ko na ho nilalahat sa mag-asawa. Joke lang ho yun. Hindi ko ang white wine, ano, mga alak o mga spirits, sabi hong tumatagal, ay lalong sumasarap at nagmamahal. Oho. Oho. Yan, ano. Yan. Diba? Ganun ho. Eh, kagaya nga ho nung, ano, no, isang, yung mamahalin. Bakit ko ba sinabi habang tumatagal, eh, nagmamahal, ano, o sumasarap? Eh, kasi in Damakalan, Valerio, ano ho, no, Adami. Eh, ito ho yung nung 1926 pa. Oho, ginawa. O alam niyo ho ba kung ano ang presyo? $1.1 million. O yun, isang example. Oh, di ba ho? Habang tumatagal, ang paggawa, ang pag-process, ang distilling period, ay lalo hong nagmamahal at sumasarap. Lalong sumasarap. Ay, sumasaya pala yun. Ayun o ang kwento ng white wine. Yeah. Siyempre, pag may white wine ho, may red wine. Kumpletuhin na ho natin. Ayan, sa mga munting kaalaman ho, ayan. Yan. Ang red wine naman ho, ano eh, di ba binanggit ko kanina ito yung ang white wine no sa mga green grapes ano. Ito naman yung red wine ay ito naman yung mga black grapes ang ginagamit. Oh si Tyrone, ayan ah. Sino ba to? Si Parin J ba to mismo o si yung Anakis? Kung si Parin J yan, Parin J Lord Timon niya. Yan. Kung red wine naman ho ang iinumin ho natin o iniinom niyo o mahilig ko kayo sa wine ay ang ginagamit naman ho dito mga black grapes. Itim o yung brown na grapes ito ginagamit ano. At ito naman ho during mashing period pag minamas o kinukuha ni katas o i-distill na ito ho kasama naman ng balat. Compare ho sa pinaliwanag ko kanina na white wine na skinless. Ayan, para ho langgunisa. O yung white wine ho ay napagkakaiba. Tanggal naman ho ang kanyang balat. O, ito ang red wine kasama naman ho ang balat pagka ito ay during ginagawa o distilling process ang mga red wine. Yan. Yun ang pagkakaiba difference between white and red. Ayan, okay. Ay, aking kapatid, kay Aliali, yan. Salazar, yan. Magandang hapon sa inyo dyan. No? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Kahit bihira tayo magkita. Ayan, no? Yan ho ang pagkakaiba. Ayan. Eh, siyempre, papaliwanag ko ho ba kung saan ho ba pinapartner ito. Parang alam na ho ng mga Pilipino ko eh. Oho eh. Kasi oh, sa standard doon, oh, sa standard, doon na lang ho tayo pupunta. Huwag ko nang palalimin pa. Eh, kasi ho, ito mga white and red, ito ho talaga may mga binabagayang pagkain ho ito. Oho. Eh, pero sa atin ho mga Pilipino, kumisan eh, hindi naman ho natin susunod na yun. Example ho, no? Eh kung wala naman tayong budget, eh ito lang ang meron tayo sa bahay, nabigay ni pinsan galing hong abroad. Eh di ba? Eh gusto ho natin kumain ng steak. Eh di ba? Eh sasabihin nyo, eh dapat red wine. Eh wala nga tayong red wine, eh ito nabigay. Eh pwede na rin. Oho. Pero siyempre sa isang banda ho, no, kung red, kung steak ho kakainin natin, yung mga red meat, yung mga, ano ba yung mga red meat? Yung kagaya ng mga steak ho, yung mga lechon, ayan, yeah, pwede ho yan. Yung mga pork loin, yan. Tinatawag ho na red meat yan eh. Eh, definitely ho, red wine ho ang ipinapartner ho yan. Eh, siyempre, kung wala naman tayong mga Pinoy, eh, sa may wala eh, paano gagawin ko? Mag-i-inerty pa ba ako? Eh, white wine ang meron ako dito. Kaya kasi ang mga white wine naman, ito naman ho ay ginagamit, ay sinasabay ho to. Siyempre, yung mga maulad na bansa, sa mga ano naman ho, mga white meat naman. Kaya ano ba yung mga white meat? Mga chicken, mga seafoods, mga pasta. Mostly ho, ganun na yung pinapartner. Oh. Eh, binibigay ko lang ho yung idea. Eh, parang kung misan kayo mapunta ho kayo sa restaurant, misan tayo eh,
kagahin mister at paminsan-minsan nakakain ho tayo sa mamahaling restaurant. Eh di ba ho? Eh umorder ho tayo ng pasta ngayon, oh, di ba? Ano ba yung mga fettuccine blablabla ganyan ho ganyan, no? Yung may mga shrimp po diyan na onside, eh, di ba? Oh. Eh siyempre baka mamaya ho na mapulaan naman tayo ng katabi, but eka ganun eh red wine eka ang inano. Dapat ho din yung mga white wine. Yan, white wine ang pinapatna po. Okay? Abay, sana ay nagustuhan nyo ating muntihong paliwanag ng red wine at white wine. Ayun o, mga pagkakaiba nyo. Siyempre, ang white wine po pala, pag ito ay iniinuman nyo, pag ito ay kukonsumin nyo, ito ay masarap po pinalalamig. Ito ay ano eh, naka-design for ano po ito, para palamigin. O. Kaya nga sa mga hotel, ay ito ay bago i-serve. Kuwari, order ka lang muna per glass. Per glass, o isang baso lang. Oho. Ay yung baso ay malamig na ho yun. Saka ito malamig na. Siyempre, hindi ho nilalagyan ng yelo to. Definitely. Lahat naman ho ng ano eh, mga on the rocks lang, mga whiskey lang ho niyayelo. Mga brandy, mga wine, white wine, hindi naman ho niyayelo. Okay? Ayan. Yan ang pagkakaiba. Okay? Mas masarap ho to mga white wine, malamig. Ayan. Abay, siyempre ho, no? Ito pala isang magandang tip ho. No? Ito, nakikita nyo ho to. No? Ito, tip ho to. Sabi ko naman yun sa'yo, nasa tama ho kayong channel. Para ano, may idea. Pag ho kayo maraming wine ho sa bahay, at yung mga wine ho yung nakatayo lang na ganyan, ayan, nakatayong ganyan. Ayan, nakatayo ho, di ba? Araw-araw, nakatayo. Ayan, oo. Ay, maganda ho ang mga wine ginaganon nyo. Ayan, tinataong. Alam mo kung bakit? Kasi ho, yung white wine ito, mga decor ho ito. Ayan, decor. Ayan ho, cork ho yan. Kahoy ho yan. Ito ho kasi, pag ito eh, hindi ho, kailangan ho yan, kaya ho ginaganon para mabasa ho yung cork. Para ma-intact siya. Kasi o yan ay pagtuyo-tuyo, ay pag inibinuksan nyo, o hindi o yan nababasa, yan yung nagninisnis eh. Ano yun? Tagalog yung nagninisnis. Yung parang nagpipira-pira so later on, sa sobrang init ho, dala sa loob lang ng bahay, oho, ay bumabagsak ho dun sa loob dito. Ayun. Eh, well, it causes contamination sometimes. Oho. Dahil o yun eh, kahoy, eh, syempre, magkukusuyo ng siyempre, may acid po ang alak, tsaka may spirits, may alcohol content, eh siyempre, yung kahoy po yun, eh magiging kuso ng ano, pagkasira, possible ng alak. So, maganda po niya, pag may alak, eh, pamisa-misa, tunutuwad-tuwad yung gano'n. Yung alak ko, ah, yan, itong wine, yan, mga wine. Kahit ito red wine, even red wine, ganyan. Kaya nga po, pansinin nyo sa mga wine store, sa mga wine seller, ang mga wine huli na nakaganyan. Ah, di ba? Pansinin nyo, nakaganyan. Yan, nakaganyan. Ibig sabihin, para ho yung cork niya nababasa. Ay, sorry. Palapas. Ayan, para ho yung cork niya nakalina. Ay, di ba, kumisan ho, siguro nakakapanood naman tayo ng mga, ano eh, no? Yung mga dokumentary ng mga, ano ba yun, film ba tawag doon. Basta mga ganun, ano. Yung mga gawaan ho ng wine, di ba, sa ibang bansa, yung mga napakalalawak, sa France, o sa Greece, o sa ibang Australia, yan ho mararaming wine eh. Tsaka isa pa ho maraming wine sa Chile. Oho, yan. Eh, may mga trabahante ang tinga ho sila, may mga employee sila eh. Ang trabaho lang ho, tiga ganyan. O, kasi iba hindi na ho naka ganun, nakadapa. Siguro, tapos na sila sa dapa ng, sa dami, no? Eh, may mga trabaho nga doon pag nakatayo, trabaho lang ho niya mag-ano. Yung kung ilang oras siya doon, kung ilang duty niya. Puro mag-ano lang ho, magtaob lang ho. Tayo, taob, tayo, taob. Lahat ho ng wine, ganun. Nakita ko ho yun eh, sila sa akin. Ay siyempre, ang binanggit ko, marami mga wine sa yan, sa mga bansa kong Greece, marami dyan. Sa France, marami. Australia, marami ho dyan. America, marami. Yan tinatawag na Californian wine. Sa Australia, marami ho. Yung may mga tatak na kangaroo. Kasi, di ba, yun ang isang animal ho nila. Kasi may kangaroo, ibig sabihin ho yan, ano yan, Australian wine ho yan. O ang Chile, meron din. Ang Chile, isa sa pinakamarami ho wine yan, sa Chile. Yeah. Ayan, para ho tayo may idea. Well, ang health benefits ho ng wine, eh, according to sa mga doktor, maganda. At ito ho, may mga tinatawag na dry at sweet at semi-sweet ang mga wine. Depende na ho sa inyo kung ano ang peg niyong inumin ng mga wine. Ako ang peg ho, kasi lagi semi-sweet ho ako. Okay, baka may mga katanungan sa wine, yung mga kakapanood nito sa mga susunod. Ayan, para ho magkaroon kayo ng idea. Okay? Yan. Ano ba ang ating itatopic? Okay. Dahil natanaw ko si
Dahil natanong ko si Jack Daniels. Okay. Ito si Jack, ayan. Oh. Sino ba mahirig? Ito naman ang hawak ko huna to. Ito naman ay isang American whiskey ang tinatawag ko dito. Siyempre, may tinatawag ko ng mga Scotch whiskey. Mayroong tinatawag na Irish whiskey. May tinatawag ko Taiwanese whiskey, no? Ito ang hawak ko naman ito. Ito si Jack. Hindi si Jack na ano, ha? Nasa Titanic, ha? Hindi ho, ha? Yan, o. Ito ay si Jack Daniels, o. Pero kasi ang totoong pangalan nito si ano ito, Jasper Newton Daniels. Yan. Ito ay ano, eh, no? Ano tawag ko doon? Pinaikli na ho, kaya ho tinawag na Jack Daniels. Oho, yan. Ang distillery ho na ito na-establish ho noong 1866, ganun ho katagal. So, it means, hindi pa ho tayo tao, nag-i-exist na. Nag-i-exist na ho ito. Ganun ho katagal ang Jack Daniels. Oho, yan. Eh bay, kung kayo ho gusto nyo malaman mga kabuuan vlog, yung mga mixing ho na ito, aba, ay mga nakakapanood at makakapanood pa nito. Ay puntahan nyo aking channel na Mr. Lunch. Andiyan ho yung aking mga binablog. Oho. Tungkol sa mga ganito, sa mga spirits. Yan. Makita nyo yung kabuuan, aking mga ginagawa. Okay? Ayan o. Baka may tanong ho kay Jack. Ay, dipuntahan nyo aking YouTube channel. At kung may kulang, pwede nyo i-comment sa aking comment section. Okay? Share-share lang ho, ah. Share-share, ah. Sa atin ho mga ginagawa. Para man ano, mapanood ho ng iba. Eh, kasi si Mr. Lance, ano eh. Gusto ko ho, ano eh. Ang mga sambayan ng Pilipino. Sabi nga ni Katun yun. Ay ano, magkaroon ho tayo ng kaalaman tungkol sa ating mga iniinom ho. Ayan, oo. Ayan. At, kasi, di ba, lagi kong binabanggit, ano, yung, di ba yung baby, kung tayo may anak, di ba, pag ho tayo, pinapainom natin ng gatas, oh, di ba ho, may brand ho yan eh. Di ba, ano ba brand? Mga S26 ba? Hainulak, Mylak, kasi anak ko ho dati, Hainulak ata, Mylak ba? Basta ho ganun. Ay tapos di ba paglalag at alam na ho natin kung ano brand, kung ano iniinom, pati dosage, di ba? Yung dami kung ilan nilalagay kasi sinasabi ng doktor. O di ba? O apat na takal lang 'yan, di ba? May takalan ho 'yun. Ang ganun na tubig niya, no? Di ba? Sa sobra, wag lalabis. Ah, tapos yung tubig, di ba sasabihin pa doon sa yaya, "Yaya, painom mo muna ikaw ng gatas si baby." Opo. O yung Wilkins ay kagamitin mo tubig, gawag kay kagagamit ng ibang tubig. O di ba ho? Eh tayo nanay ho tayo o tatay, di ba? So mean, ang ibig kong sabihin, yung anak ko natin, pag pinapainom natin, pinapakain natin ng kung anong bagay, ay alam ho natin. Alam ko ano yung formula, alam ho yung kung ilan ang dosage, dami, kung ano yung mga sangkap, mga ingredients, di ba ho? Eh, siyempre, tayo rin yung tatay o nanay o yung mga umiinom. Dapat kapag tayo umiinom, ay alam din ho natin yung, doon pala gawa ito, ganun pala to, ganun pala na-invento to, ganun lang pala dapat dami ilagay pag magtitim na. O, di ba ho? Doon ho papasok si Mr. Lance, kaya ho ko nandito. Kaya nasa, kung isan, nasa tama ho kayong channel. Yan. Yan. Alam nyo, no? Di ba, sino ho ba umiinom ng mga whiskey and coke? Hindi ho natin pa in that particular in Jack Daniels, ha? Whiskey, ibig sabihin, yung kabuuan. Oo. Kahit ano, may Scotch whiskey kayo, may Kabalan whiskey kayo na Taiwanese, may American whiskey kayo. Alam nyo ba itong whiskey and coke? Ayan. Ayan. Ito ho'y ano eh, alam niyo ho ba ito? 1907 nung nag-start ho na ano ho ito, na-invento. Yung pinagsama ho yung whiskey at saka coke. Oho. Kasi ang coke naman ho, di ba alam ho natin, 1886 pa na-invento sa Atlanta, USA. So, nung ho pinagsama ho ito, noong 1907 nag-start, ito ho, whiskey ah. Any kind of whiskey ho, ah. Hindi ho tayo nakapartikula sa Jack kasi Jack lang ho ang hawak ko. Hindi na ko kumuha ng ibang whiskey. Yan ho, 1907. Pero ito ho, ano, ito yung pinaten o variation lang ho ito ng rum and coke eh. Oho, yung bang rum and coke, kung may rum naman ho kayo, at saka coke, wari may tanduay kayo, gano'n. Pinaten lang ho doon. Alam nyo ba kung bakit ginaya ho yan? Variation lang ho yan eh. Oho, yung mixing ho na yan. Oho. Yan ho kasi nagmula sa bansang Cuba. Oho. Yung Cuba, yung colonial, kasi nasako po sila. Nung ho sila nakalaya sa pananako, may isang bartender sa Cuba. Nag-mix ho siya ng rum and coke. Nag-mix ho siya. Oho. Rum and coke naman. Oho. At initinawag na Cuba Libre. Eh bakit ho ba Cuba Libre? Yung Cuba bansa,
Yung libre, ano ho ba yung libre? Nakalaya. Kaya Cuba, libre. Kasi yung Cuba ho, Espanyol ho na salita yun eh. Yung libre. O di ba sa atin, maglibre ka naman. O di ba? Librehin mo na yan. O bisa palayain mo na yan. O di ba ho? Kaya yung nag-invento ng rum and coke, tinawag ho niya na Cuba, bansang Cuba, sa Latin America, yung libre, nakalaya na sila sa kanilang pananakop ng ibang bansa. O yun ho ang istorya nun. Ngayon, noong 1907, ginaya naman ng whiskey, kasi sumikat ho yun eh. Ginaya naman ng whiskey at saka coke. Noong 1907. O yan ho ang mga kwento. Okay? Maganda ho ba? O yan ha. Salamat kay ano ha. Kay Hans Prieto ha. Yan o. Magandang hapon. O. Wala mo nung ginagawa si Mr. Lance. Tayo maghuntahan ho tungkol sa Alacan. Pwede ho natin pagtalunan. Pwede ho natin pag-usapan. Pwede ho tayo magtanungan. O yan ha. Hans Prieto, magandang hapon. Shout out sa'yo. Tsaka kay Aisa. Si kay Aisa Guarina. Guarina ha. Oo. Sa, good luck sa'yo. Ano ha. Siguro nakapag-file ka na. Oo. Eh, hinahangad ho ni Mr. Lance ay magtagumpay ho si Ace Guarina. Ako. Kasi kumakandidato ata siyang konsel din sa amin sa batasan. Eh, si Mr. Lance yung nakasupport. Ayan, no. Kay Ace. Ayan. Magandang hapon at magandang tangali. At shoutout sa inyo, ha. Kay Ace at saka kay Hans Prieto. Ayun. Sana nagugustuhan niyo ating mga pinapaliwanag sa alak. O, huwag na ho yung ano. Huwag na ho yung isa ng problema. Eh, mag-usapan natin. Yung may bumunot ng barel, kinasahan yung ganito. Bigay na ho natin sa mga ano ho yun. Sa mga ano ba, mga tamang otoridad, oo. Andiyan naman yung mga pulis, andiyan yung mga abogado. Pero ano, kasi sa dami ho nang iniisip ho ng tao ngayon. Kasi kanina ha, si yung aking kaibigan ho, actress, na si Gigi Hernandez, isipin nyo nga ho eh. May kwento ko lang, Gigi, kasi nakapost naman, ano, pakailamang ko yung post mo. Eh, bumili daw ho siya ng sansayote. Luya? Ganun ba? Tama ba, Gigi? Comment mo nga. Ano ba yung isang binili mo? Luya? Sayote, parang tatlo binili mo yan. Parang magtitinola siya. Eh, parang something 120 atado inambot. Parang sabi niya, napakamahal. At talaga naman, napakamahal, Gigi. Eh, kasi ako, Gigi, bumili rin ako ng ano kanina, na malingkin rin ako sa Q-Mart. Doon ako na mamalingkin na kasi mura doon. Gigi, doon ka mamalingkin. Advice ko sa iyo. Bumili ko ng dahong sili pa. O, dahong sili, tama, dahong sili pala isa mo, no? Eh, bumili ko sa 10 piso isa. Actually, kahit nga isa lang nilagay kay sapat niya. Dalawa, akala ko kasi mga 5 piso, isa, hindi pala, 10 isa. Eh, nasabi ko na dalawa. Eh, okay na rin. Ayan, ha, kay Jay Saptang, ha. Kay Jay Tyron. You know ang kwento ko. So, medyo mahal. Ang punto ko ho ba? Ba't ho ba nakakwento doon? Eh, hindi, yung sinasabi ko nga ho, dito na ho tayo sa ano, yung marirelax ang isip natin, magkakaroon tayo ng kaalaman. Eh, mahal na ho bilihin. Tapos mapakita mo sa social media. Eh, sorry kay parang Jay, ah. Eh, yung ahong former police na, yun ahong trending ngayon, eh, di ba? Yung nambatok at ng kasakaagad ng barel, di ba ho? Eh, siyempre, pag ako yun, nakaka-stress ho yun. Huwag na muna natin yun ang anuhin natin, di ba? Yung masasaya naman, dito tayo sa munting, ano, may munting kaalaman ng tungkol sa, yung mga uminom, ay dito. Kahit pa paano, may matutunan tayo. Okay? Share, ha? Okay? Ako, wala ho bang mag-i-star sa akin dyan? Oo? Makatikim naman ng star so si Mr. Lance sa aking mga live. Oh, yeah. At nako, paki-subscribe naman ho aking YouTube YT, YouTube channel na Mr. Lance. Tsaka paki-follow naman ho. Yan ha. Comment ho kayo. Ng... Si Mr. Lance ho eh. Ay, pwede rin. Ayun ha. Shout out to kay aking kaibigan, ano, si Jay, ano ho, ano, si parang Jay. Saptang, ayun ho. Okay, yan. Oh, wala problema. Oh, di schedule. Oh. Pwede. Ito ba? Eh, oh, yan, oh. Si Jack Daniels, yan, oh, ah. Si Jasper Newton Daniels, oh. You know, kaya ho tinawag na Jack Daniel. Okay. Meron pong isang ano eh, parang kapatid to. Ito naman, oh. Ito naman, oh, Jack Daniels, din, pero tinatawag ho naman na Gentleman Jack. Oh, siyempre, isa lang naman ho yan. Para ho yung mga ano, yung mga Johnny Walker. Ayan, oh. Yung mga Johnny Walker, oh, si red, si blue, si white, si green pa yun. Ay, isa naman ho yan, mga yan. Oh. Actually, pinsan pa nga ho yan si ano eh. The Wars? Si Chivas Regal? Si Bat 69? Si Valentine's? Isa lang ho yan eh. Isang company lang ho yan.
Yeah. Okay. Hawak ko lang din ho itong ano, no? Ating whiskey, no? Ay, shout out to kay Parin Doc. Nako, eh, Parin Jane, na-miss ka raw, eh. Inahanap ka noon, eh. Noong Friday, oh. Ikaw lang, wala, eh. Nalulungkot nga kami, eh. Oh. Si Junaira, wala din. Saka si Walter pala, wala. At saka si Parin Leo Reta, oh. Eh, hindi mo nadinig yung dance move na naman, eh. Ano, hindi mo nakita at nadinig yung kanyang singing and dance ni, ano, Parin Leo. Oh. At si Doc na rin, ganun na rin, no? Oh. Eh, nakita mo naman ata sa video, di ba? Ang kaprasong, ano, video. Yan, oh. Shout out sa inyong dalawa, ha? Kay Doc, Renan Basas, oo. At saka kay Parin Leo. Parin Leo, kailan ba natin uli babawasan yung sa event mo? Nag-antay kami ni Parin Jay, ha? Oo. At saka ni Doc. Yan, oo. Yan. Alam niyo ba ang ano, no? Ang mga expensive whiskey in the world? Oo. Okay. May tinatawag na Isabella Islay. Oo. Yun yung nagkakalago ng, alam niyo kung magkano? $6.2 million. Oo. Yun ang halaga nun. Siyempre, wala ho ako nun. Wala ho 5%. Kahit yung dunggit nun, wala ho ako nun. Hindi ko kayang bumili nun. Eh, isipin nyo, $6.2 million. Ganun ho kamahal. O, ang pangalan nun niya, Isabella's Islay ang tawag ho dun. O, ito mo, napakamalo alak yun, di ba? O, alam niyo ho ba yung pangalawa, yung The Emerald Islay. O, Islay. Oho. $2 million na naman ho ang halaga nun. Siyempre. Yan. Teka, at mahuhulog yung wine ko. Yan. At isa, alam niyo, pangatlo lang muna ibibigay ko, no? Alam nyo, isang mahal din yung mga makalan. Di ba nakita nyo minsan, may vlogger ko na babae, may hawak ko silang makalan. Di ba, million-million peso ko ang halaga. Totoo yun, ano? The makalan, 1926. Nagkakalago siya ng $1.9 million. O ganun no, kamamahal yung mga whiskey ho na yan. Ano? Yan. Siyempre, meron ang mga brandy ho, o mga brandy cognac, hindi naman ho pahuhuli. Meron tinatawag na Henry Deport, Dudugon, Heritage Cognac, no? Great Champagne. Alam niyo kung magkano isa? $1.2 million din. Oho. Tapos meron isang mahal din na ganito. Na Hennessy. Sino ba may Hennessy na ganito, no? Yung Hennessy B2 du Siquel Cognac ang tawag ko doon, ano? Mahirap pong bigkasin, eh. Alam niyo ba kung magkano halaga? $195,000. Oho. Isang uri ho siya ng Hennessy. Siyempre, definitely hindi ho 'to 'yun. Oo. Hennessy, Beauté, du Siquel Cognac. Oh, kasi cognac ko, ah. Ito kasi mga Hennessy, mga cognac ko ito. $195,000. Bakit ba sinabing cognac? Ito nakalagay diyan, oh, cognac. Ayun oh, yan. Alam niyo naman 'no 'yan, mga mino. Nakalagay cognac. Kasi 'yun yung cognac ko isa place sa France. Ibig sabihin, doon ho nang gagaling yung itong mga Hennessy. Yan. Ay, si Randy Castillo, shout out sa iyo, ah. Minsan, i-share mo naman 'to, ah. Yan, yan. Shout out sa akin pinsan, si Randy Castillo. Oo. Ayaw mo isan, pagka tayo nawe, tayo nga eh, ano, mag-ihaw, nabitin ako nung birthday ko eh. Hindi ako nakain mo. Eh, sana, yan. Yan. Balik ko tayo sa ating topic. Yung ano, no, yung tinatawag na cognac na nakalagay, ano, ay, ano ho ito eh, place ho ito sa bansang France. Kung kayo merong Remy Martin, ano, yung kulay blue-green ho ba yun? Yung Remy Martin. Sa likod ho nun eh, may nakalagay. Cognac din yun eh. May nakalagay nga ho dun, drawing ng France. Yan, yan. Ah, binadal na ho basura. Pagbigay na ho natin. Yun ho ang kwento kung bakit ito kinawag ng cognac. Isa place ho yan. Ayan, baka tanong-tanong ho kayo, ha. Yan, yan. Susunod na naman itatopic ko natin the most ano expensive ano tequila in the world. Meron din ako. Nakakahalago siya ng $3.5 million. Isang uri naman ng tequila. Panjay, lalaro ka ba mamaya? Laro tayo mamaya, ah. Na makabawi naman yung bata mo si ano, si Dillinger. Lagi talo eh. Yan, dumaan lang ho yung ating nagbabasura.
Ito ang may hawak ko dito. Ito, siguro tingin ko kukunti ho nakakaalam na ito. Ito isang uri ho ito ng spirits, ano? Jägermeister ho ito. Ito ay gawa sa bansang German. Mga German ho, sa bansang German. Oh. What? Oh, Germany nga. Sinukorek ako ng asawa. Basta hong Germany ito. Ito ay gawa ho sa mga herbs and spices. Ito ho, they claiming, ano, na ito ro ho pag iniinom ay may, ano, ano tawag ho dito, medicinal ano claim ho na tinatawag para ho pag iniinom mo to parang nakakagaling sa mga konting karamdaman o sa mga karamdaman yan ito itong Jägermeister ito ay gawa ho sa mga herbs and spices yung mga herbs and spices ho na ginawa ito yung mga ginagamit din ho natin sa pagluluto ng ulam o yun din ho ginagamit ayan oh para ho ito yung tinatawag ho ito parang yung absinthe kaya wala ho pa ho kung absinthe ito Jägermeister meron ho. Mga botanical extract ko kasi mga ginagamit dito. Oh, yeah. Isang mga ginagamit. Yeah. At kahit ako, hindi ako sa inchik, ano. Isasama ko na rin, no? Parang wala akong iniwan dito sa kung fu. O, oh, itong kung fu na to. May medicinal properties pa rin ako kung tinatawag. Yan, no, yung absinthe, Jägermeister, at saka itong kung fu. Yan, no? Yan. Gawa ko sa mga herbs and spices, kung tawagin ito. Kakagaling daw, nakaramdaman. Eh, di ba nung araw ho, itong mga lolo ho natin, minum na itong kung fu. O, ito. Nakikita ko nung araw sa amin sa Bulacan, may mga minum na ito. Marami nga ako nagre-request sa akin, yung kulapu, lahala ho ko makita. Yan. Ay, balikan ko lang Jägermeister. Ito yung Jägermeister, ang pag-inom ho pala nito, baka meron kayo, no? After meal. Oho. Eh, siguro, bakit ba after meal nila iniinom ng mga German? Eh, siguro, para pang patunaw, yung kinain ho natin, eh, mabilis matunaw. O, siguro baka hindi maging pats. Ewan ko lang, oh. Ako lang ho yan. Baka idea lang ho. Ah. Yan. Oh. Itong Jägermeister. Yan. Actually, sa live ko sa TikTok, marami na ho ano yung minginom niya. Oh, yan. Yan ho ano yung mga yan. Yung mga Jägermeister saka mga absinthe. Ano yan. Yan. Okay, yeah, maraming salamat po sa inyo sa aking mga nanonood. Ah, yeah, kahit puro kaibigan ko, yeah, siyempre. Wala naman ibang susuporta, eh, siyempre, kundi kaibigan. Ayan, salamat po sa inyo, no. Ay, sa inyo ba, sino ba nakakainom nitong tinatawag na Tanqueray nito, Tanqueray nito? Ito isang uri ho ng gin naman 'to. Pag-usapan naman ho natin ng gin, oh. Ito 'yung tinatawag na London Dry Gin, oh. Ah, okay. Alam niyo ba magkapatid ang founder ho nito? Neto. At ang alam nyo ba kung sino? Si Charles and Edward Tanqueray ho ito. Oho. Yan. Kaya ho tinawag Tanqueray. Mga magkapatid ho sila ang mga founder ho neto. At nag-start ho ito noong 1830. Yung distilling period o process ho nila nag-start ho after 2 years noong 1832. Ni brothers Charles and Edward Tanqueray. Ayan ho. Kaya ho tinawag na Tanqueray. Oho. Siguro apelido ho nila yun. Kasi Edward at Charles pangalan nun na. Tanqueray. O, yan ha. Ito yung mga London Dry Gin. Ang mga gin, gawa nyo ito sa ano eh. Sa mga juniper plant, juniper berries. Pero sa atin, no? Sa atin, ano? Ayan. Ang mga gin ho natin. Hindi ho gawa sa juniper plant o sa juniper berries. Ang mga gin ho natin. Kasi wala naman ho tayong juniper, alam ko, sa Pilipinas. Oo. Sa bansang Europa ho ata marami nun. Kasi ganun naman ho ang country. Kung ano yung mga produkto na meron ka, yun ang gagawin mo, alak. O just for example, ano, yan. Para akong profes, para akong nasa school, ano. Kagaya ho natin, marami tayong tuba. Diba? Marami ho tayong tuba. Oo. Marami ho tayong tuba. Kaya nakakapag-produce ho tayo ng lamban ho. Ito, may hapo akong lamban ho. Ito. Okay. Ganun ho tayo eh. Hindi ho tayo makakapag-produce ng tequila. Bakit? Kasi ho, wala naman ho tayong ano eh.
agave plant o agave fruit. Yes. Andali lang po, may papaiskit. Bakit tumula ko na agad-agad? Bukas na. Bukas 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, 30. Para ano? Facebook. Ano na? Ay no, may nag-pay schedule. Ayan. Oho. Ayan, balik ko tayo. Salamat po sa inyo. So, nakakapag-produce tayo ng lambanog kasi meron marami ho tayong tuba. Ay, di ba? Yung mga tuba sa sisa, tuba sa niyog, tuba sa... Saan pa ba? Sa buli, yung mga ganun. No? Maroon ko, nakakainom ako ng tuba sa buli. Oo. Ngayon, so, nakapag-produce tayo ng lambanog. Okay, yung distilling period, yung ginagamit. So, pagkuha ho sa niyog o kung saan man yan, ay yalagin sa mga tapayan, di ba? Yung mga ilang days o months, ay nagiging lambanog na ho sa atin. Pero alam niyo ba, no? Ang lambanog, this is the fastest distilling period sa lahat ho ng spirit sa buong mundo. Alam niyo bakit? Kasi ang lambanog eh, ano ho ito eh, 48 hours lang eh, lambanog na siya. Isipin nyo kabilis, isang 48 hours, within 2 days, pwede nang inumin pala ito. Ganyan na kabilis ang lambanog. Oho. Yung distilling period, yung pagpuproseso, turning into spirit. So, 2 days lang, 48 hours, lambanog na ho siya. Ganun na kabilis. Kasi sa akin, no, sa tagal ko ng bartender, parang ito ho ata, ano eh, the fastest distilling ano eh, method eh. Na maging spirit siya. Ito hong ating pinagmamalaking lambanog eh. Oho. Eh kasi ito eh, ito ha. Bigyan ko kayo ng sample. Kasi ito yung hawak kong Jack Daniels. Sa balikan ko lang mo si Jack. Kasi ito hong Jack Daniels, ito ay tinatawag ko na premium whiskey ho ito eh. Pag ba sinabing premium whiskey, ano ba yun? At ano ba yun? Yung pag sinawag na premium whiskey, ito yung tinatawag na 12 years up distilling process. Oho. Ibig sabihin, 12 taon ho itong pinaprocess na dinistill doon ito. Pataas. Kaya ho tinatawag siyang premium whiskey. Oho. Yun naman yung pababa. Tinatawag naman yung standard ho yun. Oho. Ngayon, balikan ko natin itong lambanog. Ano? Hawak ko. Eh, siyempre isipin nyo, ito 12 years. Pataas. Ito ho, 48 hours, 2 days. Kasi isang araw ho natin, di ba, 24 hours. Eh, kung 48, 2 days ho yun. Di ba, wala sakaling kingan ho na ito. Ganun ho kabilis itong ating lambanog. Ganun o. Yun. Siyempre, tangkiri ho, pinag-usapan natin kanina, babalik ko tayo sa gin. Di ba binanggit ko kanina mga juniper plant, juniper berries, ginawa ito. Eh, ang binanggit ko kanina, di ba, kung ano ang may produkto tayo, kaya napunta ho tayo sa lambanog, yun ang gagawin ho nating alak. Ito mga hinebra ho natin, ano, kahit mga GSM Blue. Ito mga ito ho, no, yung mga locals ho natin, ano. Ay, ito ho, ano, hindi ho ito gawa sa mga juniper plant, juniper berries. Alam nyo kung saan gawa? Yun yung gawa ho sa sugar cane o sa tubo. Oh, bakit ho? Eh, kasi maabundant ho tayo sa tubo. Eh. Marami tayo sa Bacolod, sa Iloilo. O, diba? Marami, saan ho ba tayo marami? Marami ho tayo sa gawing norte. Yeah, Tilaparin kayo, marami dyan eh. Sa gawing, ano eh, ano ba? Kilakuwa ko ho, diba? Yung mga gawin ko, Kilakuri Aquino, saan ba yun? O, doon. Kung mabanggit sa doon din ako. Sa Batangas, marami rin, no? Siyempre, inho, marami ho tayo. Kaya ang Ginebra Corporation, gumawa sila ng gin sa pamamagitan ng ho ng tubo o sa sugar cane nila ginawa. Kasi inho, marami. Siyempre, kung bibili pa ho sila ng mga juniper plant o juniper berries sa London o sa ibang bansa, eh siyempre, mahal. Magmamahal ang kanilang ibebenta. Kaya nga itong gin, affordable ito. Ibig sabihin, eh, kaya ng bulsa ng Pilipino, di ba? Kaya iba ho, pag walang budget, ito ho iniinom eh. Oho. Eh isang araw ho, ito ho gagawin ko na individual mixing, malapit na ho. At ako marami lang ho kong ginawa nakaraan, napagod ako, ako yung nagpapahipahinga pa. Oho. Isang linggo pa lang ako nagpapahinga, baka ho next week, ako ibabanat ulit. Abangan nyo ho ito, gagawin ko na individual mixing. Ipapakita ko sa inyo kung paano ho yung proper na pagtitimpla ng gin ko kayo iinom sa bahay o inom kayo ng tropa. Yun ho, hindi ho yung nakita ko na
lalagyan ng apoy, babanata ng gano'n, sindi, tuwan-tuwa, gano'n, salin. Sisindihan, salin. Wala ko yun. Yun, babalikan ko na naman ulito, no? Ay, may vlog ako niyan. Wala ko yun. Wala kong kinalaman yun sa pagpapasarap ng alak or sa pagpapasarap ng mixing. Wala ko yun. Actually, kung tutusin niya ako, hindi ako proper niyo, alam niyo kung bakit. Eh, isipin niyo, bukas ho yung bote, hahawakan niyo ng kamay. Eh, paano ko yung nagagano ho eh? Kusang galing? Galing ba sa CR kung ano hinawakan nun? Oo, di ba ho? Eh, nagiinuman. Eh, di marumi na. Marumi na iniinom niya, di ba? Eh, kung inimarumi ho kamay, di contaminated ho iniinom niya. Although may alcohol yan, mamatay, pero dumumi na ho kahit ho papaano, di ba? Yun ang sinasabi ko. Wala, natural ho ang gin sisindi. Ayan na naman ho tayo eh. Sa mga nanonood ho, natural ho ang gin magsisindi. Yung mga, kahit yung bilog. Di ba ginaganon niya? Eh, natural ho, may alcohol content ho ang ano eh. Ang Hinebra gin eh. Spirits ho ito eh. Natural, sisindi. Kahit ito, gusto niya, pasindihin ko ito eh. Sisindi ho ito eh. Gusto niyo ito, sisindi rin ito. Gusto niyo ito, sisindi rin ito. Yan, lahat ito, sisindi ho yan. Kasi bakit? May alcohol content ng spirits ho yan. Mga spirits ho yan. Sisindi ho yan. Yun. Di ba ho? Kaya huwag na ho tayo magpapaniwala doon. Tuwan-tuwa ho tayo, nalaki ho ng views ha. Eh, dalawa rin naman ho ako dahil, siyempre, yung mga iba hong vlogger na ganun kumikita. Eh, kaya nga lang ho, yung misan, para ho sa akin, parang hindi ho proper yung paggawa, yung pagtira nila. Minsan marumi, di ba ho? At ano pa ho ba? Eh siyempre, yun niya sinasabi ko, kakalugin ng kakalugin. Ano ba pala? Hindi naman makakadagdag ng lasa. Hindi naman makakadagdag ng tama sa inyo kumiinom. Kasi yun lang ho. Kaya lang ho, siyempre nagsisindi, may alcohol content. Nasusunog ho yung alcohol niya. Kaya ho nagsisindi. Ganon. Pero hindi ho kamangha-mangha yun. May tinatawag ho na pagsisindi ng alak. Pero hindi ho yung hahawakan ng kamay. Gumagamit ko ho ng bar spoon, mahabang mga stick na ho ganon. Kasi may apoy ho yan. Eh, paano ho yan? Kung sa isang banda, ay sindihan nyo, eh, bigla ho pumutok yan. Eh di, nasabugan pa ho mukha nyo, nasira pa. Nasunog pa katawan nyo. Hindi nagkaroon pa kayo ng first or second or third degree burn. Na hospital pa kayo. Di ba hindi ho proper? Ang sinasabi ho natin, hindi ho proper. Hindi ho tama, hindi ho safe. Kasi di ba sa mga pinikula ho, di ba yung mga alak, di ba ho? Pag wala na ho silang granada ho. Bomba. Di ba lalagyan ng basahan? O di ba ho, sisindihan? At saka lehiyahagis? O di ba pumuputok ho? O di ba? O yun, yan sinasabi ho natin. Eh bakit naman ho gagawin mo, ikikuha ka ng lighter, sisindihan mo ba? Eh paano ko yun sumabong sa pagmumukha ho nyo lahat o nung nagaganon? O di ba? Yun ho ang sinasabi ko na hindi ho proper, hindi ho tama. Okay? So, hawak ko na din ho yung ano, no? Itong Hinebra, no? Ayan. Ikukwento ko na rin ho ito kasi sayang naman. Sayang naman ho ito, di ba? Okay. Siyempre ito, nabanggit ko na kanina, gawa ho ito sa mga sa sugar cane, hindi ho sa mga gawa ho ito sa sugar cane, o sa mga molasses gawa ho ito, yung molasses naman ho galing din ho sa sugar cane yan, o siyempre may pagpuproseso ho nito yan, o, kasi marami ho tayo niyan o. Ngayon, alam niyo ba, nakikita niyo ho yung painting na to yan, napakaganda ho ng painting na to yan. Akala kita ko pa ulit-ulit, hindi ho ako magsasawa yan. Kada ako maglalive, binabanggit ho yan, di ba? Angel ho yan eh. Okay. Ayan, devil, nasa ilalim. Ang tawag ko dyan eh, angel triumphing over the devil. Yan ho tawag dyan eh. Ayan, okay. Eh, actually nga ho, ito, ewan ko kung nagbabasa ho kayo ng Bible, ito nga ho, may ano to eh, may ano ho din, iba ho nito, nasa Bible. Eh, wala ho kung alam ko ito eh, related ho sa Hinebra Corporation, kung dun nila ang binatayan ha. Wala ho ko idea. Wala ho nakalagay sa history. Wala ho. Pero ito, ako nagbabasa ho ng Bible, ito ho eh, parang nababanggit doon eh. Aho. Yan, ngayon, Balik po tayo rito sa Hinebra. Alam niyo ba kung sino kuninimisyon ng Hinebra Corporation na gumawa ho ng painting ho na yan? Ayan. Ay, napakaganda hong painting na yan. Ayan. Alam niyo, walang iba kundi si, ano ho, si Fernando Omorsolo. Ayan. Ang kinuho ng San Miguel Corporation. Well, yung binayad kay Fernando Omorsolo, wala rin ako idea. Wala hong nakalagay sa history. Basta si Fernando Omorsolo ang kinuha ng Hinebra Corporation. Para ho, ano yan, gawin ho yan. Ayan. Oho. Alam niyo kung anong taon? Noong 1917. Oho. Nung 1917. Nung 1917, no? Yan. Nung kinuha. Nung kinimission ho siya. Yan. Yan. Ito ang istorya ng Hinebra gin. Okay? Aba, eh, isang araw kaya ako bumili nito, ay tuturo ko, magagawa ko ng mga individual mixing nito. Yan. Yan. Yung mga On The Rocks, Hinebra 7, Hinebra Calamansi and 7, Hinebra Calamansi and Tony, something like that. Yan, no? Gagawin ho natin yan. Siyempre, mapapanood nyo. Ayan. Kaya abang-abang lang ho. Abang-abang. Ayan. Okay, yan.
Aba, eh, sana ho'y nag-i-enjoy kayo sa inyong panonood. Ayan. At, share, share, share lang po, ah. Ayan, share, share lang ho tayo, ah. Ayan. Speaking of, sugarcane o tubo sa Tagalog ho, no? Aho, no? Alam niyo ba sa atin, siyempre lagi ko naman ho binabanggit ay kono ang resources ng bansa, kono abundant, kono marami. Ay ano tawag ho doon? Ay yun ho ang ano, ang I mean ang gagawin ho nating alak ano. Oo. Ay si Marites, Marites Llanes, shout out sa iyo at magandang hapon. Ayan. Aking kumaring maganda, siyempre. Oh, ano, ano ho tawag nun? High school, ano ba tawag sa mga high school lang? Parang crush ng bayan, gano'n. Ayan, aking classmate na yan, si Martes Llanes. Ay, Martes, ha? Share, 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 share tayo, ha? Ayan. Okay, yan ho. Ngayon, eh, siyempre, hawak ko itong tanduay ram. Eh, alam nyo na ho, no, kung saan gawa ito. Siyempre, sa molasses, hindi ko naman hahawakan ho ito. O sa sugarcane, kung ito hindi ko doon gawa, no. Bukod doon sa Hinebra gin, ano, ito rin yung tanduay, eh, gawa rin ho ito sa, ano, oh, hi, Marintes. Gawa rin ho ito sa sugarcane. Kasi inyo ho sinasabi ko, no, ay, kung ano ho yung produkto o nakukuha sa ating bansa, yun ho ang gagawin nating alak. Siyempre, kagaya yung kanina binabanggit ko, wala naman ho tayong juniper plant, juniper berries. Hindi tayo makagawa ng gin over juniper plant and juniper berries, di ba ho? Hindi rin tayo makagawa ng tequila kasi wala naman tayo agave plant, agave fruit. O, kasi ito, sa bansang Mexico lang ho meron ng mga agave-agave na yan. Di ba ho? Yan. So, marami ho tayong tubo. Sa tubo ho tayo kukuha ng paggawa ng mga, paggawa ng alak. Oo, yan. Ito nga hong tanduay, isa ho yan sa gawa ho sa tubo, no? Meron niya hong sumikat, eh, no? Yung tinatawag ho na Don Papa. Ayoko sino nakakainom ho neto. Yan ang Don Papa ho na yan. Hindi tinatawag ho na pagkakan. Wala lang ako isang araw bibili ako. Na premium, ano ho yan, eh, premium RAM, oo. O, yan, Don Papa. Alam nyo, yung Don Papa ho na yun, yung sikat ho yun at masarap daw ho, no? At, kasi ho, sa gawing ano, no? Mount Canlaon. Kung hindi ho ko nagkakamali, no? Yung Mount Canlaon, no, sa gawing ano, eh, no? Bacolod, Iloilo. Oo. Diyan ang atay, alam ko yung Mount Canlaon. Yun ho palang nakapaliki dyan, ay puro plantation of sugarcane. Oo. So, yun daw yung binubuga ng abo ng Mount Canlaon. Oo. Ang alam ko talaga, Mount Canlaon, eh. Baka mamali ako. Para alam ko magkalaon, ay nakakatulong mo sa pag ano, yung magandang ano, sa soil. So maganda ho nagiging tubo ng damo. Kaya o yung mga tiga doon, nakapag-produce ho sila tinatawag na isang uri ho ng ram, bukod doon sa tanduay na sikat, yun ho tinatawag na Don Papa. Oh, masarap doon ho ng ram yun. At yung magkalaon ay nakatutulong doon sa pag ano eh, sa pag kasi sa sugarcane no ayun ho nakapaligid ho pala doon puro tubuhan ay eh, nakakatulong yun para mapasarap yung tubo at siyempre pag ginawa naman ng ram ay magiging the best yung ram yun nga ho naging nangyari yun ho yung na-produce ho sa gawin nila na tinatawag na Don Papa ram ayan yung minsan bibili ho tayo yan okay so alam na ho natin ano alam niyo ba tong tanduay ram eh kung saan ho unang-unang distilling ano ho nito distilling ano ho nito parang na lugar o processing plant alam niyo kung saan alam niyo ay doon ho sa amin sa Bulacan oh doon ho sa amin sa Hagunay Bulacan oh yan doon ho unang distilling factory nito oh doon ho sa amin sa Bulacan ayan no alam niyo kung anong taon ay ba napakatagal na ho nito ang mga uminom ng ram ano 1856 pa ho nung ito nag-start sa Hagunay Bulacan pero wala na ho akong balita kung bukas pa ho yun. Comment nga ho yung mga tiga-Hagunoy. Oho. Mga tiga-Hagunoy ho dyan, ha? Oho, yan. Shout out to sa inyo. Comment nga ho kayo kung bukas pa ho yung distilling, ano ho nyo dyan,
ano yun niya, parang factory ng Tanduay. Oh, yan. Kasi ang alam ko, ang Tanduay, di ba? Ang alam mo na ho natin kung sino may-ari nito. Hindi ko na babanggitin. Pero ang unang-unang founder nito, ang nagsimula ho nito eh, si Elias Manchatore. Oh, noong 1856. Yan siya ho. Yan. Si Elias Manchatore. Yan, okay. Aba, kayo ho, kung may mga katanungan, aba, siyempre ho, ah, ay, kayo, tayo pwede magtanong, ay, ayun, ay medyo babagitin ko na rin, no? Eh, nalulungkot kami sa aming, ano, no? At may nakatanggap po ako ng text, ano, ay, kami ho'y nakikirama, yan, no? Sa aming hong vice president ng aming hong asosasyon, oo, at pumano ho pala yung kanyang ama, sabi mo na aming kaibigan. Oh, yeah. Oh, kami ho'y nakikiramay. Oh, ni kay Attorney Francis ho, ah, yung kanyang anak na abogado. Oh. Si Attorney Francis ho, aming kaibigan. Kami birthday nga lang ho'y Friday, kami ho'y nag-celebrate. Oh, makarasama ho kami. Abay, kami Attorney Francis, ay napapanood mo, o ano man, ay nakikiramay. Oh, yeah. Nakakalungkot ho, no? Yun, wala ho kanyang papa. Okay! Ayan, baka humi mga katatanungan. Ay, sigit ko. Oh, ayan. Ayan. Baka humi mga katanungan ho kayo, ha? Go, go lang ho dyan. Go. Marintes, ayan. Maiba naman. Hinga naman ako. Kumusta ba? Oo. Oh, ayan. Sana yung nagugustuhan mo yung ating mga palipaliwanag ko, ha? Oh. Ayan, baka may mga, yung mga manunod ko to, ha? May mga katanungan ho kayo tungkol sa mga kinukwento ko. May gusto ho kayo malaman. Abay, huwag ho kayo mag-utubili na magtanong, yan o. At sabi ko nga sa inyo eh, dito na lang kayo manood. Oh, dito na kayo magtanong. Oh. Huwag na ho kayo sa iba na, ay kagaya may trending eh, yung pulis ho na nagkasaho ng baril, di ba? Oh, eh pagka ho mga ganun na nakikita ho natin eh, ano? Di ba Marintes? Oo, oh, eh may stress lang ho tayo, di ba? Eh syempre, eh, sari-saring komento ang lalabas ho sa ating bibig. Di ba ho? Eh, eh ho, aking kaibigan, ha? Yung artistang kaibigan ko, na actress. Eh, sabi nga ho kanina, bumili lang daw ho ng sansayote, kaprasong luya, at dahon sila, 120 daw ho halaga, ng kanyang binayaran. Eh, isipin nyo nga ho yun, di ba? Wala pa ho yung manok doon. Siguradong tinola ho ata yun, di ba? Oh, di ba ho? Abay, parang ho pala kami unang kanina, kaya lang ho ko, tinola ho ko, baboy naman. Oh, at papaya naman ho, sinahog ko. Yan. Kasi may nahulog kong papaya rito, ginawa yung posto ng meral ko sa amin na palitan. May nakita ko minalaglag na papaya sa aking kulisiyom. Eh, pinulot ko na ako. Sayang naman ho yun. Ayun ho, ginamit ko. Hindi na ako bumili. Hindi nakatipid ho ako na po mga 30 pesos. Mula akong pandun. Ayun na, basta ho ganun ang kwento. No, yan. Marites, sabi ko, Rea ka, kumusta ba? Nagpunta ka ba kila, ano, kila Bertie ni Aon nung linggo? Kahapon, no? Hindi ako nakapunti. Kasi, ano eh. Oo, eh, complete na complete eh. Oo. Daming ano, daming schedule. Oo. Nakapunta ka ba? Oo. Hindi ko malala natikman yung handaan ng anak ko. Uwing-uwi ako eh. Hindi ako makauwi sa ano. Sa daming ano, kadahilanan. Yan. Aba, wala na. Wala na dagdag sa ating manonood. Napakarami ho ano eh. Napakarami ho kaninang mostly, marami nakalive dahil holiday ho ngayon. Eh. Napakarami ko napaliwanag ho ngayon na tukulo sa Kaalakan. Ayan. Oh. Ebe, hapon na naman ho. Maya-maya ho. Tayo maglulutuan na naman. Diba ho, no? Bilis ho ng araw. Ayan. At malapit na naman ho ang Burmans. Kaya si Jose Marichan ay, hello, parang Jose Marichan. Shout out to sa inyo. Ayan. Malapit na naman ho siya kumanta. Eh, siyempre, pagka Pasko, medyo nakakalawag ho ng damdamin eh. Yung mainit ho ulo, medyo lumalamig. Kaya ko ba, ba't ho ganun? Kaya kung minsan, no, nakakatulong din yung Christmas eh. Oh, yung mga tao kahit paano malalamig ang ulo, iba ko kahit paano nagbibigay. Di ba nagsishare ako, di ba? Hindi okay yan. Kaya hindi, siyempre hindi naman pwede araw-araw eh, Pasko. Magastos ko. Oh. Eh, siyempre, kahit naman nung sino, kahit matanda na tayo pag Pasko, kahit pa paano eh, masaya ho tayo, di ba? Yan. Wala na akong masabi. Si Marites, di wala akong bibo ah. Randy, isan, ano sa kaba? Ikaw ba bumiyahe? Yan. Ayan, siya ito kay parin Leo, ha? Tsaka Leo Reta, tsaka kay Dr. Renante Basas. Ayan, o. Ay, doktor ho talaga yan, ha? Hindi, baka akala niyo, dok lang tawag eh, o pangalan niyo. Hindi, doktor ho talaga. Doktor ho ng tao yan, tao. Hindi naman ho siya, Ben.
Yan. Ayan, parang okay na pagod. Pahinga kaya muna ako. Okay. Dahil ayaw niyo kumibo. Adi! Okay? Ano ba ako? 30 minutes na rin. Okay? Yan. Aba, ipapahinga ho muna ako. Sige, takawin na pagod ako, kapapaliwanag na alak. Eh, comment-comment lang ho, no? Ayahan nyo ho, siguro, hindi, baka bukas, makalawa naman ho, ulit ako magla-live. Abangan nyo na lang aking post ulit. Ano ho, magpo-post ulit ako. Ano ba post natin bukas? Ano? Ano ba? Grand Old Farm ho ata? Oo. Tsaka ho, ano, baka sa Sabado, ano? Honey Chocolada, yun ang bala ko namin i-post. Abangan nyo sa aking Facebook, sa aking YouTube channel. Ha? At syempre, ha, naudo kayo na aking YouTube channel, Mr. Lanzo, at saka sa aking Facebook page. Yan, baka naman ho pupwede, pupwede, pakishare naman ho, at saka ano, pakipindot nyo naman ho yung ano, notification bell nyo, para ho naman pag kayo may content na pumapasok eh, nanonotify ho kayo. Yan. O kaya, abay, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, walang iba, kundi ito. Yan ho, si Mr. Lanzo, ha? Thanks for watching, ha? Ay, out muna ho ako. Yan. Mamaya uli. Oo, pahinga lang. Ay, hindi. Baka bukas pala uli. Sa makalawa. Ay, bukas o. Magpupuso tayo ng reels. Yan, pupuso tayo ng reels, ha? Yan. Thanks for watching, ho, ah. God bless po sa ating lahat. At safe po sana tayo lagi. Thank you.